Hi, what's up mga paboritos? Welcome back sa Paghugot Your Online Tambayan para sa Pusong Usapan. At ngayong araw po na to ay ang ikalimang araw natin sa paghugot. So ngayon po ay tatawagan natin yung taong gustong maglabas ng hinanakit at walang iba kundi si Kevin. So ayun, tatawagan na natin siya para marinig natin yung hinanakit niya. Hello? Hello? Ay, hello, hello Kevin. Welcome sa Paghugot Your Online Tambayan para sa Pusong Usapan. At ngayong oras na to ay ilabas mo na yung hinanakit mo. Meron po kasi akong isang tao na isang babaeng mahal ko. Para po, tama pa po ba yung ginagawa niya? Yung ito niya yung siya na lang parating iniintindi po. Yung bawa po, yung ako. Galing ako sa trabaho. Pagod na pagod. Tapos, kapag gusto niya po, pag iyayain ko pa siya kumain, ilalapag ko na lang po sa kanya yung pagkain. Ipupunan na lang po siya. Siyempre, kailangan ko rin po ng pahinga, di ba? Tapos, pag sinabi ko kung ikaw na, eh siya ganyan po. Nagagalit po siya. Nagagalit pala. Di siya pag hindi ko sinunod yung gusto niya. Kapag may ginawa lang po ang pagkakamali na gagali siya, pero yung pagkakamali niya po hindi niya tinitignan. Tama pa po ba na? So, ilang taon ka na? 16 po. Ha? 16. 16, si girlfriend, ilang taon na? 18. Bale, gaano na kayo katagal? 1 year and 3 months po. So, sa loob ng 1 year and 3 months, ganun lang palagi yung ginagawa? Na hindi na po. Mga After 4 months. So, live-in ba kayo sa edad na ganyan? Opo, kasi po nagtatrabaho. Nagtatrabaho? Boss ko po yung kuya niya, no? Ah, boss mo yung kuya niya. So, paano kayo nagkakilala? Sa Facebook po. Facebook. Tapos, so hindi kayo nagkakilala dun sa trabaho? Trabaho mo sa kuya niya? Hindi po. Naglala ko siya. Nakita ko lang po na siya na naging barkada ko yung kita niya kuya. Tapos yun, nalaman ko magkapatid sila. Tapos kinuloy ko po yung panlilino ko. Basta naging workshota po kami. Tapos, nagkadumating yung point na gano'n, nagbago na siya. So, 18 na siya ngayon. So, ngayon, okay naman ba kayo? Medyo hindi po siya ginawa. Ano? Hindi po siya ginawa. Kasi po, gusto niya, mamanikan na ako. Sabi ko na po, mag-aaral muna ako. Tapos sabi niya po, di ba na nga ako na mamanikan ka after lockdown? Sabi niya. Sabi po, paano akong mamanikan? Sabi ko, hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko, di ba na pag-usapan natin ito? Tapos yung kinukulit niya po nga ako, mamanikan na ako. Sabi ko po, ano yung magiging anak natin na ako kawawa naman kung hindi ako makapagtapos ng pag-aaral, wala akong maayos na trabaho, sabi ko. Tapos yun po, nag-aalit siya hanggang sa lumaking, kasi ako na po yung mismo nag-ipag-break sa kanya kahit mahal ko na siya. So, nag-break kayo ngayon? Actually po, hindi po mismo sinabi. Parang umiwas lang po. Parang naglaylo, ganun. Opo. So, okay naman ba sa'yo yung ginagawa mo na sinusunod mo siya, lahat ng utos ginagawa mo? Wala nang po sa ganyan. Ang agil lang po. Sana naiintindihan niya rin po sa yung trabaho ko, pagod ako. At inaasikaso ko rin po yung mga kapatid ko. Matanong ko lang ano yung trabaho mo? Sa gabi po, nag-ano ko ng manok. Chicken dealer po ako. Chicken? Dealer. Yung mag-dress po ng mga pagbabas namin sa palengke. Pag umaga, nag-drive po ako ng kolong-kolong hanggang 6 ng gabi. So, pagod ka nga. Hindi ka nag-aaral nung bago nag-lockdown? Or nag-aaral ka? Sinigil ko po dahil sa mga kapatid ko. Ikaw sumusuporta sa mga kapatid mo? Tumutulong po sa magulang ko. So, panganay ka? Oo. Tumutulong po ba? Ha? Kaya,
May dalawa pong kapatid na babae. Bale, ilan kayong lalaki? Siya lang po. Ah, so panganay ka, tas dalawa kapatid mo babae. Opo. Yung sa akin lang po, sinabi ko na po, nag-usap na po kami na mag-aaral muna ako at kapag-tapukin ko muna yung mga kapatid ko. Oo. So ilan taon yung dalawa mong kapatid? Magpi-15 at saka magpo-14. Opo. So ayun, so ngayon, anong sabi niya? Nag-uusap kayo ngayon? Tapos, hindi na pag-usapan namin. Ilang araw lang po, kinukulit niya po ako na mamanigan kasi po yun. Mm-mm. Tapos, yun. So, ay, ayun. Parang naging magulo na naman yung pag-uusap namin. So, itong si girlfriend, pang ilang girlfriend mo na siya? First ba? Hindi po. Pang ilan na? Ano po? Actually, ang dami ah, char. Kalimutan na natin yung kung ilan yung girlfriend mo. So, dito tayo sa part na inuutusan ka niya na kahit pagod ka, eh, inuutusan. Ha? Huwag kailangan ako sabihin yung utusan niya ako. Pero wag lang yung palagi, ganun. Tsaka yung kapag inutusan siya, ipapasa niya sa akin. Sino nag-uutos sa kanya? Yung magulang niya po, tapos pinapasa niya sa akin. O sana nagrelasyon siya ng ano, nakipag-boyfriend siya ng katulong. Paano 'yun? Dapat ano, ayun para sa kanya, sa girlfriend mo. Dapat hindi niya ginagawa. Eh okay lang na utusan kanya pero 'wag naman palagi, lalo na kung alam niya na pagod ka at kailangan mo rin ng pahinga. At para sa 'yo naman, okay naman sa 'yo na inuutusan kanya, 'di ba? Kasi mahal mo naman 'yung tao. Ang sa'yo lang, huwag palagi at huwag pinapasa-pasa sa'yo yung utos. Ganun ba yun? Opo. Tapos, yung sa pinaka-problema mo, yung pamamanhikan ba na sinasabi mo? Opo. Saka yung kapag ayaw niya pa-uwi niya, pa-uwi po ako yung nagagalit mo. Tapos, hindi niya po ako dito sa bahay. Kung ano po, halimbawa, tama ko siya. Mm-mm. Ilang araw. Mm-mm. Ngayon po, gusto kong umuwi para makabanding ko yung mga kapatid ko. Tapos, ilang oras lang po, nasa kami na siya, sinusundo niya po ako. Gusto niya umuwi na ako sa kanila, bumalik na ako. Bumalik ka na para may mautusan siya. Joke lang. Kasi, joke na nakakaano rin po, gusto ko rin makasama yung mga kapatid ko. Tama naman kasi tsaka bata ka pa, wala ka rin, hindi pa sa hustong edad. Kumbaga, kailangan mo pa mag-aral. So, ayun, dapat aral muna. Okay lang naman mag-love life eh, para ma-inspired ka, inspiration mo. Pero yung ipo-focus mo lahat dun sa babaeng minamahal mo, parang hindi 'yun maganda kasi parang masisira yung buhay mo. Diba? Kailangan mag-aaral ka muna, magtapos ka muna para sa time na mamanhikan ka, yung gusto niyang pamamanhikan, at least meron kang natapos at ayun, makakapagtrabaho ka ng maayos para sa inyong dalawa, diba? So, nagagalit din yung mga kapatid ko nun kasi ayaw niya po umuwi nun, nagagalit mo kung tayo. Mm-mm. Nagagalit yung mga kapatid niya? Kapatid mo po. Kapatid mo, kasi hindi ka umuwi. So, ang problema mo talaga is yung gusto niya mamanhikan ka sa ganyang edad. At sinanangako ka doon na gagawin mo mamanhikan after lockdown. Nangako ka ba talaga na mamamanhikan ka after lockdown? Actually po, sinabi ko, magtatapos ako ng pag-aaral bago ako mamahigan. Mm-hmm. Nasa sabay niya kung ahantayin niya ako o mag-aanap na siya ng iba, okay lang dati. Mm-hmm. Pero ang payo ko ha, sa ganyang edad, dapat hindi mo na magawa yung pamamanhikan na sinasabi niya. Kasi bata ka pa nga, kailangan mo pang magtapos ng pag-aaral or
makapagtrabaho para sa inyong dalawa, kailangan iniisip mo muna kung paano ka mabubuhay, paano ka magkakaroon ng trabaho na maayos na buhay bago mo pasukin yung pagpapamilya. Kasi ang pamamanhikan na yan, ano na yan, papunta na yan sa pagpapamilya. Okay lang naman yung mag-jowa na muna kayo, huwag mo nang isipin yung pamamanhikan, lalo na siya 18 pa lang din naman siya. Well, sa panahon ngayon, karamihan ng mga nabubuntes, mga bata pa, mga minor de edad. Pero sana hanggat maaga na kaya pang pigilan, lalo na ikaw, nasa isip mo na gusto mo magtapos muna ng pag-aaral at makahanap ng trabaho para sa inyong dalawa. Well, tama yung iniisip mo na yan, na ganun yung gawin mo. At sabihin mo sa kanya na, ayun, bata pa kayo pareho, hindi pa kailangan mamanhikan, may tamang oras para dyan. Tama ba? Sinasabi sa kanya na masyado pa akong bata para sa ganyan. Mm-mm. So, ayung gawin mo, dahil dyan kayo nagkakatalo, diba? Dahil gusto niya mamanhikan ka na. So, ipaliwanag mo lang sa kanya, hayaan mo lang siya. Kasi kung mahal ka talaga niyan, mag-aantay yan ng tamang panahon para sa inyong dalawa. Okay na yung nandyan kayo para sa isa't isa, hindi naman ibig sabihin na pag nandyan kayo para sa isa't isa, kailangan mamanhikan at magpakasal at magkaroon ng pamilya agad. Diba? So, para sa'yo, isipin mo na lang muna ngayon kung paano ka makakapagtapos, paano ka makakahanap ng trabaho, paano mo mabubuhay yung sarili mo, at paano mo tutulungan yung mga kapatid mo bago ang lahat. At least, kapag namanhikan ka na, okay na ang lahat, di ba? Maayos na yung buhay mo, nakapagtapos ka, may trabaho ka, wala nang problema kahit mamanhikan ka, magpakasal ka. At least, nakasettle na yung buhay mo. So, ayun, anong masasabi mo kay girlfriend? Sana maintindihan niya lahat ng sinabi ko sa kanya na magtatakot. Alam naman po niya na may isa akong salita Kapag sinabi ko, gagawin ko, sana maintindihan niya ako. Naalam naman niya, since 12 years old ako, natutong magtrabaho para sa mga kapatid ko. Mm-mm. At tumigil ako, sana maintindihan niya yun. Mm-mm. Anong year ka na sana ngayon? Anong grade or year? Grade 11 po. Oh, grade 11. Hindi ka pa rin nakakapagtapos, no? So, ngayon grade 9 po. Dahil sa tumigil nga po. Oo, oh, tumigil ka para makatulong sa mga magulang mo at mga kapatid mo. So, ayun, sana makapagtapos ka ng pag-aaral, Kevin, at ayun, makahanap ka ng trabaho na maganda para maiahon mo yung mga kapatid mo at mga magulang mo, matulungan mo sila sa buhay. Sana magstay yung ganyang pag-iisip mo. Tama yung sinasabi mo na kailangan mo muna mag-aral, kailangan mo makahanap ng magandang trabaho at bago mo gawin yung pamamanhikan. Tama yan. Kaya para dun kay girlfriend, sana maisip mo na bata pa tong si Kevin. Wala pa siya sa hustong edad. Ikaw, nasa hustong edad ka na, 18, pero mas ano pa, medyo bata pa talaga. Para sa girlfriend mo, yun, sana maintindihan mo yung sinasabi ni Kevin. Para sa inyong dalawa rin naman yan, na pag nakapagtapos siya, ayun, makakapagtrabaho siya ng maayos at mabibigyan ka niya ng magandang pamilya. So, ayun, Kevin, may gusto ka bang sabihin sa mga nanonood ngayon? Sana huwag nilang gawing had lang ang pagkikipagrelasyon sa isang pag-aaral. Mm-hmm. Kasi hindi madali ang pagkikipag-asawa na lang bata pa. Mm-hmm. At parang magandang trabaho. Mm-hmm. So, ayun lang. So, ayun, Kevin, basta lagi mo lang iisipin na tama yung nasa isip mo na, ayun nga, mag-aral ka muna, magtrabaho, makahanap ng trabaho bago ka mag-settle ng buhay sa pagpapamilya. So, ayun, Kevin, maraming salamat sa pagtawag mo sa Mabuhugot. At, ayun, mag-aral ka ng mabuti at para makahanap ka ng magandang trabaho at stay strong sa inyong dalawa. At, ayun lang. Maraming salamat, Kevin. Thank you, Mom. Bye-bye. So, ayun, mga paboritas, narinig nyo yung kwento ni Kevin, yung paglabas niya ng hinanakit niya. So, ang hinanakit niya ay tungkol sa girlfriend na lagi daw siyang inuutusan, kahit na alam na pagod sa trabaho,
uutusan pa rin siya, tapos ipapasa na girlfriend yung utos sa kanya dun sa boyfriend niya. So, ayun, ang gusto lang naman ni boyfriend na sana intindihin din siya, hindi yung lagi yung girlfriend yung iniintindi niya dahil nga pagod siya sa trabaho. So, isa pa sa pamamanhikan na sinasabi na girlfriend, which is hindi naman tama sa ganong edad na 16 pa lang itong si Kevin, hindi talaga tama kasi masyado pa silang bata para mamanhikan at magkaroon ng pamilya. So, ayun, tama naman yung iniisip ni Kevin na gusto muna niya makapagtapos, matulungan niya yung mga kapatid niya sa pag-aaral, matulungan niya yung mga magulang niya. Sobrang nakaka-proud si Kevin kasi sa edad niya na yon, naiisip niya yon. Hindi niya muna iniisip yung pagpapamilya. Okay lang, nai-inspired siya dun sa girlfriend niya, inspiration niya yon para magtrabaho ng maayos, mag-aral at mapagtapos niya yung mga kapatid niya. Pero nakikita ko kay Kevin kung gaano siya kadesidido makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at para sa kinabukasan ng magiging kasama niya sa buhay. So, ayun, para sa mga kasing edad ni Kevin dyan or may, yung mga minor de edad. So, ayun, sana nagbigay aral sa inyo yung narinig nyo kay Kevin at na-inspired sana kayo dun sa mga sinabi niya na huwag nyong unahin yung pamamanhikan. Huwag nyong unahin yung pagpasok sa pagpapamilya. Ang isipin nyo muna kung paano kayo makapagtapos at magkaroon ng para sa sarili mo at para sa pamilya mo. At para sa magiging pamilya mo. So, ayun, sana tularan nyo si Kevin na sa murang edad, alam niya yung tama. Kumbaga kahit na huminto siya sa pag-aaral para matulungan niya yung magulang niya, mapagtapos niya yung mga kapatid niya, sobrang nakaka-proud bilang panganay at kuya para sa dalawa niyang kapatid na babae na nagsasacrifice siya na huminto siya ng pag-aaral para matulungan niya yung mga magulang niya. Sana ganun din yung mindset ng ibang mga kabataan na hindi mo na mamamanhikan hanggat hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at hanggat hindi pa nakakapaghanap ng magandang trabaho. Kasi ang pamamanhikan na yan, malaking obligasyon yan. Magpapakasal ka, magkakaroon ka ng sariling pamilya, bubuo ka ng pamilya. At ayun, obligasyon mo na yun habang buhay kapag nagpakasal ka sa isang tao at nagkaroon ka ng sariling pamilya. Kaya isip-isip muna mga kabataan natin dyan. Mag-aral muna kayo para makahanap kayo ng trabaho, tsaka nyo isettle yung buhay nyo. Tsaka ka bumuo ng pamilya mo kapag settle na ang buhay mo. So yun, maraming salamat po sa mga nanood. At ngayon, mag-shoutout muna po tayo. Hello kay Bong Balse Balse at kay Annika Leigh de la Cruz. So ayun, muli maraming salamat po. So ayun, sa mga gusto pong maglabas ng hinanakit, mag-message lamang po kayo sa Facebook page ko sa Princess Agos Bartolome at simulan niyo po sa word na babuhugot at isunod niyo po yung hinanakit niyo para mapansin ko po yung message niyo. So ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at magkita-kita po ulit tayo sa Friday 2:45 p.m. ng hapon. Ingat po palagi.